So what's up mga ka-review, this is Ken Saki TV at tayo gagawa ng isang video reaction, no? At yun nga no mga ka-review, ito nga si Sir Troops TV ay humingi na ng paumanhin, no? I think nagbaba na yata ng vlog, no? At napatunayan naman ni Sir Maddy na wala naman talaga siyang kinurakot. O oh, mga ka-review, no? Pero bago ko lahat muna magbigay ng conclusion or opinion, no? Dito sa gagawin ni Sir, ano, Troops TV, yung video na panoorin is nais ko po kayong, nais ko pong i-promote yung mga product ni Boss Japper, no? T-shirt, eto po. Toto. T-shirt, may jacket po yan. Nasa bahay din. Nasa bahay pa, no? Jacket, no, napakagandang tela po. 100% cotton po, napakaganda po. And no mga mga ka-review. Medyo makati yung akin dalamunan ngayon. Yung susunod po natin is yung flex box natin. Baka pwede po, baka naman. Pwede niyo po yang i-subscribe at babalikan po kayo niya, no. Yung iba minsan nagbabalik pa na 4-5. No, limang account, no. Subscribe nyo po yung mga yan, mga boss. Lagyan nyo lang po ng bakas dun sa comment section nila. Mga video, lagyan nyo ng hashtag Kensaki TV at tiyak, babalikan kayo ng mga yan. Sigurado po yun, magbabalik yung mga yan basta may hashtag po kayo, no? Yun, mga ka-review, bago ko simulan ito i-play, no? At now, nakita natin, humingi, no? Humingi yata, at parang nag-ibigyan, no? Itong si Troops TV. But as I said in my earlier no video upload is damage has done. Yun po, di ba? Marami na rin pong nalagas kay Sir Maddy Katikbak dahil sa mga gantong video, ano? So, sana naman matatanda na po kayo eh, no? Alam niyo na yung tama at mali, no? Alam niyo na rin kung paano lumugar, no? Kung kayo'y bago lang dito sa ating tawag dito sa YouTube community is huwag kayong basta-basta magpapadalos-dalos, no? Lalo na sa gantong bagay. Kasi tingnan nyo, no? Damage na eh. Napigay nyo na yung damage nyo dun sa tao. And then afterwards, hihingi kayo ng apology. Tama po ba? Diba? So, sana nag-isip-isip muna kayo bago nyo ginawa yung mga bagay-bagay, ano? Meron pa akong isang re-reviewin yung babae, parang dinilit na yata niya yung video, ano? At madalas, siya yung madalas na mag-comment dun sa mga, ano ko eh, sa mga video ko, no? At yung iba nga is deleted na yung ibang comment. Bago ko simulan to, no, i-play, nice ko munang i-shoutout, mega love shoutout kay Master Bid. Pink Lemon, Mr. Bid, sorry. Pink Lemon, Maddy Katikbak, at Katropa PH, no? Sila po yung mga flex channel natin. Baka naman po, no? Mga ka-review. So, yun, wala naman tayong inaantay na. Panoorin natin tong pagpapakumbaba ni Troops TV, no? Kay Sir Maddy. So, what's up mga ka-troops? Magandang umaga, magandang gabi sa inyong lahat, saan man sulok na mundo. Ayan, panibagong vlog na naman tayo. Panibagong reaction. Pero ang reaction natin, ay not bad, hindi para sa pagpapaliwanag. Ayan. Okay guys, umpisa natin. Hindi po kabawasan ng pagkalalaki ang humingi ng tawad. Sa what if I tell you that I only spent 50 pesos to target this ad to you? That is correct. Nagawa natin ng
pagkakamali sa isang tao. At hindi rin kabawasan ng paglalaki ang pagbibigay ng pagpatawad sa ating kapwa. So, doon sir, no, tama po kayo, no? Hindi kabawasan sa isang lalaki ang humingi ng tawad. But sad to say kasi sabagay, mistaken na po yun eh. Kumbaga, mistake na talaga yun. Nandiyan na yan, nangyari na yan. Wala na tayong magagawa. So, ang point lang dito, no? Ang masasabi ko lang dito is, maganda yung inyong adhikae na kayo humingi ng kapatawaran, no? Kay Sir Madi Katigbak. Ukol doon sa inyong video na ginawa, no? No, sir, no? Unang-una, sa unang video na in-upload nyo last month of March is hindi talaga maganda. And that time, I think, nadala kayo ng bugso ng damdamin or nasulsulan kayo or siguro no mga time na yun, sanggan dikit kayo ni RTD, I think, no? Maybe. No, nagpadalos-dalos kayo, naniwala kayo masyado kay RTD na isang kupal, no? So, I think tama din yung gagawin nyo, no? Pero the best decision, no, na magagawa nyo lang po is i-delete nyo yung video na ginawa nyo about kay Sir Madi Katigbak. Humingi po kayo dito ng hihingi po kayo ng tawad dito, but the video is still there in your channel. Anong klaseng paghingi ng patawad yan, no? Di ho ba? Sana man lang, nung time na yun, naisip nyo na may mali pala talaga dun sa mga pangyayari. But, damage has done. Wala na tayong magagawa. At least, humingi ka ng kapatawaran, no, kay Sir Madi. And, alam ko naman na mapapatawad ka rin ni Sir Madi dahil hindi naman siya ganun kabato. So, panoorin pa natin dito. So, ito guys, ginawa ko para malaman nyo at sa mga viewers natin, sa mga followers natin na humingi ako ng tawad doon sa nagawa kong video nung ginawa ko ng reaction na video kay Sir Madi Katigbak na hindi po ang tawag dito na hindi pagkaintindihan. So yun nga, diba, no, mga ka-review, tama ako. And doon sa mga ibang previews na video ko pa, sa mga video reaction ko about kay Sir Madi Katigbak, about kay RTD, ang problema lang po natin is communication. No, napakasimple po is how to communicate. Ha? 'Di ba? Simple lang po 'yon ang paliwanag doon. Kung meron kang tiyaga, meron kang haba ng pasensya at hindi ka nadadala sa mga kung anong sabi-sabi diyan, no? 'Yun, magiging maayos po yung takbo ng pamumuhay natin, ano, na hindi tayo nakakasira ng mga reputasyon ng ibang tao, no? Sayang, no, sir, no, sayang talaga. Humingi ako ng pasensya, paumanin, tawad dahil sa nagawa ko. Hindi ko naman po intention na sirain si Sir Madi. So, I think sabihin na natin hindi po intention, ano, you're talking to So, yun nga, yung parang tipong ayaw mo na, yung wala sa isip mo na sirain yung reputasyon ni Boss Madi. But, isa lang po yung tanong ko doon, yung malaking tanong. Kasi parang tumutuloy tayo doon sa tulay na wala namang daanan, no? Ang purpose po ng video nyo is ganun na rin po, no? Sinira nyo na rin po yun eh. Kasi inilabas nyo po yun eh. Di ba? Sinira nyo rin po talaga yung reputasyon niya.
So, ibig sabihin nun, kahit sabihin yung magpaliwanag kayo, na sana man lang, ginandahan nyo po yun. Hindi yung, ang point kasi ng video mo, sir, diretso agad sa kanya eh. Black agad eh, ganun agad eh. Kahit balik-balikan nyo po yung video nyo na yun, makikita nyo po kung ano yung diferensya, kung ano yung mali nyo doon. So, yun lang po yung aking masasabi dito. Katikpak. Amen, guys. Wala po sa isip ko na manira ng isang tao. Lalong-lalo na pang tumutulong sa ako. So, guys, ayun niya. Itong issue namin ni Sir Madi ay wala na po yun. Wala na po sa amin yun at dahil tinanggap niya po ang ano ko sa kanya na maging magkaibigan. So, sa tingin ko naman ay tinanggap niya kasi sinabi niya na i-add niya ako sa messenger. Yun niya, So, ito yung tumira kay Madi Katigba tapos humingi rin ng hindi ng pasensya. Eh, wala na si RTD. Chat na kami. Salamat. Humingi ng paumanlin. So, sa ating mga viewers, huwag kayong mag-comment ng mga pangit, pagmumura. Pero wala kaming ano doon, wala kaming magagawa kasi opinion nyo yun at sa loobin ninyo na maglabas ng yung... Ang ano niya kasi dito is naglabas siya ng video na no about niya, Sir Mati, nagpadala siya ng pera, gano'n, tapos hindi man siya pinansin. Kumbaga, dito, pinapaliwanan. Mati! Mati ka tigba? Mukha na vloggers? Mukha na yung... O, yung anugang ni Sir Dabel. Tapos, wala na rin account yun? Wala, ha? May account yun. Pinaliwanag niya nga lahat na wala siyang kinurap eh. Si Madi. Ito nga isa nga sa tumintalik sa akin, Madi, ito, no? Ngayon, ano nangyari? Hindi naibigay niya na. Eh, ando na yun eh. Damage na yun eh. Damage na, di ba? Nailabas mo na yung video. Siraan mo na yung tao. Pero dito sa video niya ngayon, sinasabi niya, wala raw siyang intention na sirahin. Diba, Ati? The fact is, paano niya nasabing walang intention? Eh, nailabas mo nga, paninirang uri na yun. Sabihin niya, parang siya. Yun nga yung ano ko. Yun yung sinasabi ko sa anong previous video ko sa kanila na bago sila gumawa ng video, dapat isipin muna, tapos maging mapanuri muna, obserba, diba? O ano maging resulta. Eh ako, inobserbahan ko yung kay ano eh, kay RTD, kaya ako inilabas lahat yun eh. Tumbaga, hinimay-himay ko lahat kung sino yung mga kasalanan sa kanya eh. Tapos, siyempre, patigan ko kung sino yung nag-review yun. Kasi, ang hirap kasi maglabas ng video ah. Ito, Sir Troops ah. Ang hirap kasi maglabas ng video na tumuligsa ka lang dahil yun yung naranasan mo. Eh, hindi mo naman pala alam, hindi naman pala nakuha yung pera eh. Bumalik din sa kanya. Kaya nga. So, ibig sabihin niya, baga dapat, yung bounce back ng pera sa'yo, inantay mo muna. Kasi dapat sinabi niya, kahit siya nito sa video niya. At saka humingi na pasensya sa kanya si Madi. Hindi. I mean, nung gumawa siya ng video bago yan, may siya din, sinabi niya din na nabalik sa kanya, pero wala. Wala. Pero humingi, nag-main chat sila ni Sir Madi Katigbak na humingi ng pasensya dahil nga naging busy lang si Boss Madi. Eh, problema nga, syempre, kapanahon kasikatan kasi sabay-sabay yan eh, si RTD tsaka to eh. Tsaka yung dalawang babae, isang babae, tsaka yung isang lalaki. Tapos si Rolly Gabistakar, sumingi na rin ng pasensya. Sa kanya. Kay, ano hindi, kay Mati. Kasi nga hinahatak nga nila pa ba si Boss Mati. Di, yun yung nangyari. So, yun yung, ano, yung sinasabi ko nga, no, nabigay mo na yung damage kay Sir Mati. Siguro, it's time, kung talagang lihiti mo kang humihingi ng patawad sa isang tao, purahin niya yung video, pre. Di ba? Tapos, hindi siya nung tao sumigil na personal, kaya true call. Kasi kung video lang... Hindi, nakapag-usap na daw sila. No?
kakal chat. Kaso ang problema kasi, delete niya yung video. Oo, yun ang magandang ano. Kasi, ang pangit kasi nung pagkakan, hindi tulad nung kay, ano, kay ano kasi, kay Kabistars kasi is meron silang combo. And siguro, I think, oo, oh, nagkausap na sila ng personal. Pero siguro, kung nagkausap na sila ng personal at na pinayagan ni Boss Mati pa rin yung video niya na naka may ikot sa YouTube, eh, wala na tayong magagawa ron. Tuloy na niya na yun, di ba? Pero, yun na akong masasabi ko, sir, kasi iba yung reputasyon eh. Mahirap bawiin yun pag nasabihan mo na hindi maganda. Yung art ni artista nga, pag na, di ba, na chichismis, nagpapakamata yung iba eh, di ba? Oo, depressed. At least, eto, hindi pa ito pag-aartista. YouTube community lang, di ba? Yung mga komento. Pero sa akin, guys, hindi naman po ako isang masamang tao para mura-murahin ninyo kung ano pagsasabi. Oh, tama rin yun, sir. Kahit sino, walang karapatan na murahin ka. Kahit nga ako, sa mga comments sa akin, mga feedback sa akin ng mga basher ni Boss Mati Katikpak is may minsan may pagmumura, minsan kumbaga parang sa'yo na, oh galit na galit, parang gusto ko nang patayin dahil pagpipilitan nila na gano'n na yun, burao to si Boss Mati. Hindi ka nagapag na nagalit eh sa atin, wala naman tayong magagawa dyan, opinion nila yan eh. Sa atin lang, basahin na lang natin tapos ano na natin yun. Sabi kasi mga ganyan kasi mga... Sarado isip ng mga yun eh. Yung mga nagko-comment ko kasi minsan nagsausaw na lang nagsausaw yun eh. Oo. Hindi naman nalang yung punot doon. Oo, oh, yun. Tama, yun yan. Yun nga rin. Parang lumaki. Yun nga rin yung inano ko sa kanila. Kasi pinanood ko sila ng pinanood eh. Ilang ulit ko sila ni-review. Eto, ilang ulit ko rin itong ni-review bago ko inano eh. Bago ko siya... Oo, ni inano, binidyo reaction. Yung isa niyang video, inulit ko rin yun, hinimay ko rin. Kung anong pinagmulan, kung anong kasikot-sikot, hinimay ko rin, pati kay Boss Mati. Eh, nakakita ako ng butas. Ito yung upload niya, Smarts. Nag-upload si Sir Mati ng April 4. So, basically, halos nag-ano lang, nagpandikit lang. Ang problema sa kanya, siguro, pagka-upload niya, kasi ngayon lang siya, April 17 lang siya nagbigay ng ano eh, ng apology. Ay, April. Yeah. Oo, yun yun. Magiging mangyayari. Kaso umikot ng baga, dami na nakapanood doon eh. 27 na yata yun. 27,000 eh. Kasi natin 1,000 na marami na yun eh. Oo, i-share pa. Parang ano yan eh. Parang yung chisme. Yung hindi, parang virus. Oo, oh, parang virus. Parang chismosa nga. Hmm. May masabihan ka lang na isa. Kakalat na yung paiba-iba na lang sinasabi yun. Kaya nga. Yung bibitawan yung salita. Yun nga, no? Isang hindi pagkakaunawaan lang dapat magbigay tayo ng komento na ganito, ganyan. May nabasa akong mga komento na magaganda ang comment nila dahil mga comment nila doon follow up muna lang sir kung nakuha na ba o kasi malalaman natin kung nakuha na yung pera o hindi. Pero, yun niya, baliwala na po yung lahat sa akin. Dahil, tinanggap na ni Sir Mati yung pagkakaibigan namin. Maraming salamat, Sir Mati, sa iyong pag-shoutout sa akin. Thank you so much. Sana, magkita tayo ng personal kung papala rin tayo makauwi na at yung panahon natin ay maging maayos dahil sa pandemic. Sana lagi tayong ligtas. Yun lang hiling ko. Sana sa mga ibang vloggers i-focus lang natin yung pagtulong natin sa kapwa. Tama po yun. Dahil magandang hangarin po yun. Tama yun sir, tama naman talaga ang tumulong. No? Maganda rin po yung mga sinasabi nyo ron about doon. Medyo okay na rin po, gaya nga po ng sinabi nyo, natanggap na kayo ni Sir Mati.
tanggap na rin yung pagingin niya ng tawad kay Sir Maddy. So, wala na tayong ibang iisipin doon. Pero sana man lang, doon sa mga bobong basher dyan, no? Ito ah, yung mga bobong basher dyan, yung mga nagko-comment ng hindi maganda, no? Ako kay Boss Maddy at sa akin, ano? Ako po, wala po akong pinapanigan. Kung may mali man kay Boss Maddy, ba't ko pa kakampihan? Eh, alam po naman na okay naman, tama naman yung ginagawa niya. At saka, mag-isip po kayo maigi. Kung gagawa ho si Boss Maddy, ha, ng hindi maganda, eh halos manugang niya na si Jabber Sniper. Magiging kahihiyan din ho ni Jabber Sniper yun. So, ano po bang iisipin nyo, di po ba? Eh, kasi ang hirap sa inyo, basta na lang tayo humusga ng tao, pero hindi nyo muna inaalam kung ano talaga yung mga nangyayari doon. Ako, katulad ako, nakakapunta ako, nakakapasok ako ng Bukana, nakakalabas ako ng Bukana. And yung mga tao na nandun lahat, kilala ko na po yung mga yon. Dahil sa tagal ko rin po na tumira doon mga yon. Hindi pa sila YouTube. No? Hindi pa ho kayo nag-YouTube. Is yung mga yon, is kilala ko na mula kay Kuya Guido, kay Dagi, kay Kuya Michael, kay Kuya Hino, yung mga anak niya, kay Jimboy. Halos lahat ho ng Bukana vloggers doon is kilala ko na ho. No? So, bago kayo humusga, sana man lang is alamin niyo yung punot dulo. Katulad nito, naglabas lang si RTD ng hindi maganda about kay Maddy Katikpa. Nagsigayahan na rin kayo. Diba? Naakala niyo, okay. O, nasaan na ba ngayon si RTD? Nagtatago kasi siya yung may ginagawang hindi maganda. Di ho ba? Doon sa mga... Dito na lang mapaisip. Si Maddy, hindi. Oo, oh, diba? Doon pa lang eh, kasi si Sir Maddy, hinarap sila eh. Doon pa lang, okay, kung talagang malawak ang utak mo. Hindi, kumbaga ano kayo, ang ano mo rito yung issue eh. Oo, oh, issue. Ano lang, yung parang mag-aayos, ba? Parang ano lang po yan eh. Yung panik ko sa kabila. Oo, oh, kaya. Ay, ganun. Parang ano lang po yan eh, nasa isang bahay ka, napapalibutan ka ng chismosa. Ngayon, eto, may sinabing hindi maganda, di ba? Doon sa isa. Eto naman si isa, nakinig, kinalat niya doon. Eh, hindi mo naman kilala talaga yung kapitbahay niyo. Saan mo nakinig? Nakinig lang sa mga sakit. So, eh, nung malaman yung totoo, di ikaw ang napahiya, di ba? So, yun po yung mga, nagiging ano natin, problema natin, no? Basta na lang tayo humusga nang hindi natin talaga nakikilala yun. So, panoorin pa natin, tuloy-tuloy natin para mamaya hanggang matapos na. At panatilihin natin na maging mabuting tao. Hindi yung puro komento ka ng komento ng masasama. Hindi na bigyan mo siya ng isang komento na hindi ikarasama ng loob at hindi masama sa pandinig ng tao. Yung advice, ganyan. I-advise mo siya kung paano gawin. Tapos mag-comment. Dito sir, no? Bibigyan ko lang kayo dito ng paliwanag. Lahat kasi tayo, hindi natin hawak yung mga damdamin ng bawat isa. Ngayon, syempre, bilang supporter, sir, at naglabas ka ng ganong video, meron tayong tinatawag na bugso.
Bro, mukhang hindi yata maganda yung ginawa mo. Sana ginausap mo siya, ganun-ganun. Yun lang. Pero masaya po ako dahil tinanggap ni Sir Madi yung ano kong maging magkaibigan kami. At thank you so much, Sir Madi. Sana soon magkita tayo ng personal at magbanding. Yun lang po ang akin, mga katroops. At sa ating mga followers, guys, sana i-follow natin sila. Subscribe natin yung kanilang mga channel, mga smallish YouTuber. Yan, tulungan po natin sila umangat. Huwag na po tayong maghilaan pababa. Iangat po natin sila. Yan. Kahit sa isang subscribe lang, makakadagdag na sa nila yun. So, i-follow po natin kanilang channel. So, lalagay ko po ang kanilang channel dito. Ayan. Ito ka dito. Diba? So, yun lang po ang hiling ko sa inyo. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa akin, mag-subscribe na po kayo sa aking channel. At pindutin nyo na rin ang bell button para updated kayo sa aking mga upload na videos. So, nagpapasalamat lang ako sa mga followers ko. Yan. Thank you so much sa inyong pag-suporta. Hindi dahil sa inyo. Wala kami dito. Kasi kayo yung nagpapaangat sa amin. So, bilang ganti, ay babalik namin kung ano man yung inyong binigay na pagtitiwala. Asahan niyo po, kung sakali bang panarin itong channel ko na lumago, ay hindi ko po kayo bibigoy. Thank you so much. Kaya Sir Madi Katigbak, lalong-lalo na kay Japper Sniper, naging idol ko po kayo mula na napanood ko yung video nyo na tumulong doon sa dalawang bata. Thank you so much sa iyong pagbibigay inspire sa ating mga small YouTuber at sa iyong mga supporter, no? Thank you so much. Dahil sa iyo, maraming na-inspire sa iyo para maging vlogger at YouTuber para makatulong sa kapwa natin. Maraming salamat. Ayan. Thank you so much, guys, sa inyong lahat. Sana dumami pa ang katulad ni Sir Japper Sniper.
na tumutulong sa kapwa. Thank you so much, guys. Sana i-follow nyo na rin ako. Peace lang po tayo, guys. Ito lang, guys. Muli ko pong sasabihin sa inyo na hindi po kabawasan ng pagkalalaki. Ang humingi ng tawad sa yung nagawang kasalanan sa ating kapwa. At hindi rin po kabawasan ng pagkalalaki ang pagbibigay ng pagpapatawad sa ating mga kapwa na nagkamali. So, bigyan po natin sila ng chance dahil hindi po natin sila kilala masyado. Kaya hindi natin po sila ma-judge ng ganun-ganun na lang. So, kilalanin po natin ang mga tao na sa paligid natin, na akala natin ay masama. Ayan. Pero nasa loob ang mabuting kalooban. Yan. Peace po tayo. So, God bless sa inyong lahat.